Magandang umaga mga lods. Ngayon na SLP analysis paralysis ulit tayo. So let's see kung anong date today. Ang date today as Google. Ang date ngayon ay Saturday, October 23, 2021. So ito na ang ating SLP ngayon. So kung sabi ko sa inyo, kung napapanood niyo yung mga last video ko sa mga analysis ko, sabi ko sa inyo, huwag muna kayo magbebenta hanggat hindi pa nabibreak tong level na to, yung mga yan. So, possible pang mag-sideways yan. Possible pang retest ng retest tong level na to. 0.690. 0.07 na natin yan. Kung tingnan natin kung magkano ba yan sa peso. So, ang preso niya ng 0.07 sa peso, around 3.5 peso. So, ayan. So, possible i-retest niya ng i-retest itong 3.5 peso, guys. So, ito, let's see kung anong mga nangyari ng 4 hours. Medyo maganda ng konti, guys. Yung mga nangyayari. So, ayun nga, itong level na ito, ginuitan natin. So, ilang beses niyang tinatch, guys. So, ito, nakita niyo naman, guys, ilang beses niyang nire-retest itong level na ito. Medyo matibay talaga itong level na ito, guys. Pero sabi ko naman sa inyo, pag ito nag-close once na nasa ibabaw na ito, mas possible, malaki ang chance na tumaas, guys. Ibig sabihin, guys, is valid na siyang tumaas kasi na-reject niya tong level na to eh. Kasi ito, kailangan niyang i-retest to tong level na to kung matibay talaga na hindi niya na kailangan balikan. So, ayun lang, guys. So, ito medyo green ng konti, guys. Pero once ito, guys, na na-retest niya at nag-close to bukas sa around ng level na to, possible, malaki ang chance na nating tumaas yan, guys. Ibig sabihin, kung baka nasa 70% na tataas siya, nasa 33% ang bababa niya. So, kung mapapansin nyo, medyo nag-hold lang sa level na yan. Nagsa-sideways lang siya, guys. So, pag ito bukas is nag-close ng green at sumunod na candle is green, guys. Possible na i-retest niya to. Pero pag, ano guys, nag-close siya bukas sa upper level na to, itong support na yan, tapos nagpula, possible, babalikan niya ulit itong 0.07 at 3.5 peso at i-retest niya. Kung valid na ba talaga siyang tumas ng dire-diretso. So, parang ganun guys. Pero pag green, medyo tatas ng konti. Pero hindi niya itatouch itong level na ito, 0.07. Ibig sabihin, marami pang bar na pwede mangyari. Kunyari, eto guys, nag-close dito ng upper. Sumunod dito, upper ulit. Ibig sabihin, mayroong 3 days pa, 3 to 4 days bago niya i-retest itong 0.0762. Nang healthy guys, hindi yung katulad nito na isang bugsuan, tapos ending hindi rin pala nag-re-risk dito. Kumbaga parang hindi niya rin pala ma-proof na pwede na siyang tumaas sa level na yan. Parang ganun guys. So, pagmamasdan lang natin guys, pero pinaka-safe guys, wag lang siya mabuta sa level na yan guys, sa mga level na yan. Na medyo possible balikan ng balikan niya to guys, itong 0.07, 3.5 peso. So, itong 3.5 peso na to medyo matibay guys, marami nagbebenta na rin dyan guys. Pero ayun nga, possible siyang tumaas once na na-break niya tong level na to, na na-proof niya na valid na siyang tumaas at mag-close sa ano na to, sa level na to, mag-close siya sa level na yan. So, yun nga guys. Pero pag ito nagpula guys, asahan nyo guys, pag ito, pag nag-close siya bukas or next candle is pula dito sa around sa level na to, sa baba nito, is possible na may worst case scenario, is possible na bumagsak na siya hanggang dito guys. Ito yung susunod niyang retest, 0.06 guys, 0.0625. Magkano ba yung 0.0625 na yan sa peso? 0.0625. So, possible na bagsakan niya, 3.1 peso guys. 3.1 peso ang pwede niyang i-retest guys. Kung valid, i-retest itong level na to kung valid ba siyang bumaba. So, ibig sabihin guys, indecision pa rin yan guys. Kahapon, mga 3 days before, sinasabi ko naman sa inyo, indecision pa rin yan kasi wala pang pinapakita tong chart na to na magandang moves niya guys. Ibig sabihin na wala pa siyang pinapakita na magandang moves ng candle or possible na malaking chance ang tumaas or bumaba. Ibig sabihin is, ano pa lang, indecision pa lang, palagi kong sinasabi guys, indecision. Kasi, saka natin masasabi na pataas na siya once if na break niya itong level na ito, itong 0.07, 3.5 peso. Pag dito siya, nag-close sa taas at ang next candle niya is green na medyo malaki. So, yun, doon natin masasabi na pataas siya. Pero pag ito guys na hindi niya pa napuproof na ay na nabibreak tong level na to at hindi niya pa napuproof na valid na siyang tumaas, is masasabi ko pa rin na downtrend to guys. Kahit nga puro green, sunod-sunod na green yan, kasi masasabi kong downtrend kasi itong level na to is hindi niya pa mabasag-basag. Kumbaga gumigilid lang siya, nagsasideways lang muna siya dyan guys. Pero once na mas mababa siya dito, nag-close, nagpula dito 0.66,
nagpula siya dyan, guys, nag-close. Tapos next candle pula, doon natin masasabi na pababa siya, guys. So, ang nangyari lang nito ng 4 hours chart niya, guys, is yun lang, guys. Oh. So, nire-retest niya talaga tong level na to. Ito, hindi niya inabutan, so bumaba. Tapos, ayun ulit, na-try ito ulit na i-retest to, i-attempt. So, yun lang ang analysis natin ngayon, guys. Medyo gumigilid siya, guys. Pero, healthy pa rin yan, guys. Healthy na medyo marami na nag-step in na buyers. So, ibig sabihin, guys, ah, medyo okay-okay pa, goods pa, guys. Medyo tataas ng konti. Pero, hindi siya yung katulad dati na talagang binabagsakan na ganyan, guys. Kumbaga, ibig sabihin, is mahina na yung mga pagbagsak niya. Hindi siya, kunyari, one day, babagsak agad dito ng 0.0622, tapos next candle dito na agad. Hindi na ganun katulad dati na ganyan, guys. Ibig sabihin, is marami nang nag-step in na buyer. So, ibig sabihin, nagsa-sideways pa lang yan, guys. So, medyo mabagal lang ang galaw niya. So, ano yan, good. Kumbaga, healthy yan sa ating, ano, guys, sa ating SLP. So, kung bago ka lang sa aking channel, please like and share din. Hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Kaya naman, guys, salamat sa panonood.